Happy Easter, everyone! Happy Easter, Paul! Happy Easter! Easter! I hope you had a fruitful and holy Easter to celebrate the resurrection of our Lord. Ang pag-uusapan natin ngayon, tatalakayin namin ni Candy, ay tungkol sa mga pagbabago. Because Easter is about the resurrection, but it is about the new life of Jesus Christ. And it also implies new life for all of us. Ano ba mga bagay na babaguhin natin so that Easter can really be meaningful for all of us? Ano mga dapat ating baguhin sa ating mga sarili? Siguro, Candy, ang isa sa mga unahin nating, usually inuuna natin ang mga pagbabago ay tungkol sa mga appearances natin, hindi ba? Sa mukha, sa katawan, yung lagi una nating mga inaayos, binabago. Alam mo nung araw, Candy, nung teenager ako, ang dami-dami kong tagihawat. Ang lalaki. At yung mga tagihawat ko, tinatagihawat pa. Kaya nung araw, hiyang-hiya akong umarap sa mga tao. Alam mo, mabuti na lamang may mga kaibigan ako nagpapayo sa akin. Sabi ng isang kaibigan ko, alam mo, sabi ng isang kaibigan ko, dapat pag malaki mo yung mga tagihawat mo kasi pinagpuyatan mo yan, sabi sa akin. Pinaghirapan mo yan, Father. Sabi pa ng isa balang araw, yung mga tagihawat mo magiging assets mo yan. Kasi kapag ka nakita na magiging boss mo, na yung mga tagihawat mo, napapalago mo, iisipin niya, negosyo niya, mapapalago mo rin, sabi sa akin. At ang sabi pa ng isa, ito pinakasalbahe, sabi niya, huwag mong isiping pangit ka. Walang taong pangit. Depende lang yan sa katabi mo, sabi sa akin. Kaya kung ako sa'yo, mamimili ka lagi ng makakatabi mo para umangat-angat ng konti yung mukha mo, sabi sa akin. At Father, mga kaibigan mo to, ha? Mga kaibigan ko, sana buhay pa sila. Pero alam mo, no, isang araw, nung seminarista na ako, ako nagbasa sa misa as a lector, no? Pagkatapos ng misa, may lumapit sa akin isang mama, mukhang Chinese yan, nakasalamin. Sabi niya sa akin, alam mo brother, kapag ka ikaw nagbabasa sa misa, kapag ka pinakikinggan namin, ang sarap-sarap pakinggan, very edifying. Pero brother, pagka nakikita na namin yung mukha mo, nawawalan kami ng gana, sabi sa akin. Sabi ng tao ito, pinuri-puri pa ako, lalaitin ng pala ako. Sabi, ginanong ka, Father, inangat ka, bigla akong binagsak. Binagsak akong ganyan, bigla. No? Pero sabi sa akin, may good news ako, brother. Alam mo, mayroon akong clinic. Siya po lang pinaka-famous na dermatologist nung araw. Ah, okay. Baka si mami mo pumunta doon. No? Si Teodori, baka pumunta doon nung araw. Mga artista pumunta doon. Sabi sa akin, pumunta ka, brother, sabi niya. Gagamutin kita. Libre, sabi niyang ganyan. Libre paggamot. May merienda ka pa pagkatapos. Ang ganda ng offer niya. Sabi ko sa sarili ko, kapit sa patalim na to. Talagang pinuntahan ko siya. At ang una niyang ginawa, isa-isa niyang inopera yung mga tagihawat ko. Ay lalaki noon. Siguro mga 30 na operasyon ginawa sa mukha ko without anesthesia. So, aray! Can you imagine kung gaano kasakit yun? Talagang lumuluha ako sa sobrang sakit. At habang lumuluha ako, lalong humahapdi ang sugat ko. So yung luha ko, pumunta doon sa sugat. Aray! Pagkatapos noon, kinoterize niya. Alam mo yung cauterize? Yes, alam ko pa yung cauterize. Yung pangkarayom may baga sa dulo, natutuyo niya yung konti yan. At nang medyo matuyo-tuyo na ng konti, sobrang sakit din yun. Pero hindi pa yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit talaga, dinala niya ako sa isang room na marami kami doon, isang hilera. Lahat kami may nakaharap na industrial fan. Kasi lalagyan ng peeling cream yung mukha namin. Yung peeling cream parang may suka. Can you imagine, fresh na sugat, lalagyan mo ng suka, kung gaano kahapdi yun. Kaya ang dami namin doon, nagsisigawan kami lahat. Tapos umiiyak yung iba. At tapos parang gusto kong sabihin sa kanila, sa mga katabi ko, maghawa kamay tayo. Para sama-sama tayo magdasal. Pero
Pero talagang tiniis ko lahat ng mga yon sa ngalan ng kagwapuhan. Medyo nag-improve naman ng konti yung mukha ko, kaya medyo nakikita mo na ngayon, hindi na ako tinutubuan ng tagyawat na ganun kalaki, no? So, pero yun talaga, ang unang ginagawa ng mga tao, kailangang ayusin nila ang appearance nila. Ang, kasi, siyempre, kapag ka maganda ang appearance mo, parang nagdadala ka rin ng tuwa, no? Ng smile sa mga tao na nakakasalubong mo, nakakakita sa iyo, parang nakakadala ka ng delight sa kanila. Parang you become a light to them. Kaya importante din talaga yung appearance natin, di ba? Pleasant. Mm-mm. Father, sa mga babae naman ang pinapalitan sa amin, kuyari, ano ka, parang malungkot ka, depressed ka, pagod ka, tapos parang feeling mo gusto mong ano, yung magkaroon ka ng difference, yung gano'n. Yes. Haircut. Paggupit ng buhok. Ay, totoo yun. Oo. Yung mula sa mahaba, biglang maikli, biglang may bangs, yung mga gano'n, di ba? Nag-iba yung itsura. Tapos pakiramdam mo, ibang tao ka na, bagong tao ka, yung gano'n. Totoo yun. Oo, para pakiramdam ng mga babae, gano'n sila. Kaya pag nag-post sila, new look, parang gano'n. Yeah. Proud sila sa new look nila at maraming bumabati o ibagay sa iyo. Ang ganda-ganda mo dyan sa haircut na yan, hairstyle na yan. So talagang parang may nabago sa kanila, sa kanilang appearance. At magandang pakiramdam nila, hindi ba? Opo. Because of newness, no? Freshness, baga, sinasabi nilang ganyan, no? Ikaw naman, Kendi, may gusto kang baguhin sa mukha mo, sa whatever. Alam mo, Father, ito yung totoo. Sa akin, kasi parang ako, ang default ko kasi, Father, bilang tao, yung pag kunyari napanood ko yung sarili ko, ay yan pala yung itsura ko pag nag-iisip or tahimik. Parang ako nakasimangot. Di ba, Father? Totoo yun. Oo, parang istrikta. No? Parang ganun si, parang mataray. Parang mataray na tao. So, ang gusto ko sana, ang baguhin sa sarili ko, na syempre kailangan ko lagyan ng effort kasi manggagaling din yung sa loob, di ba, Father? Is yung, ang maging default ko sana yung nakangiti. Totoo, oo, importante yun. Importante yung ganong default ng mukha natin na nakangiti, kasi pagka nakangiti ka, marami mga opportunities na darating sa buhay mo. Mga business opportunities, opportunities for collaboration, maraming lalapit sa iyo. Parang napakadali kang lapitan ng mga tao. Hindi sila mahiyang lumapit sa iyo. Kasi parang welcoming yung mukha mo kasi nakasmile. Parang ang feeling ng mga tao, accepted sila. Kaya importante din yung smile. Kaya yan ang ginagawa ko. Pagka nagmimisa ako, talagang I make it a point to smile and to treat people well. Para yung bang they will feel na I accept them. Kahit mga misa sa patay, talagang I kasi nararamdaman ko yung nararamdaman nila, kaya I really try to be kind to them, to be understanding, kasi naintindihan ko yung kalagayan nila. Kaya kahit magmimisa ako sa kanila, gusto kong nakangiti sila. Kaya pinatatawa ko yung mga yan. Minsan talaga naghahagalpakan sila sa misa. Talagang minsan, sasabihin ko pa sa kanila, uy, baka nakalimutan nyo, may patay dito. pero they appreciate it. Kasi for a while, nakalimutan yung grief nila, naging light ang feeling nila. Kaya gusto nila ako lagi magmimisa sa kanila sa all the days of the week. Minsan, 9 days pa yan. At kapag ka namatayan sila uli, naaalala nila ako, tatawagan nila ako, ganyan. At ako naman magmimisa sa kanila. Kaya sa dami ng mga misa ko sa patay, tinawag ako sa Santo Domingo ng ibang pari, binansagan ako, the burial king. A burger king. Yes, Father. Tama. Oo. So, maganda po yon yung smile. Parang gawing default natin yung smile natin. So, una, Father, is new look. New look. Yes. Saka, Father, di ba, for example, nagpapapayat ka, naano rin yan eh, kasama din yan kasi pa nagpapayat ka, nagkakaroon ka rin ng disiplina, so nababago din yung loob mo. Di ba po, Father? Oh, yung feeling mo sa sarili mo. Totoo yun. Nung araw, laki-laki ng tiyang ko. Ano lang, mga 2 years ago.
Pero during the pandemic, talagang I exerted an effort na mag-exercise almost every day. Tapos nag-diet, binawasan kong kanin ko. Tapos ngayon, medyo slim na ako ng konti, nawala yung chunk ko. Kaya I also feel good. Saka yung galaw ko, mas mabilis na. Hindi tulad na dati, madali kong hapuin. So those things, importante yung appearance. Kasi nga, tinuturo din sa amin sa theology na during the resurrection daw, kapag tayo lahat, di ba, we will all rise from the dead. Kapag nag-rise tayo from the dead, ang magiging appearance daw natin sa resurrection, yung pinaka-the best appearance natin in our lifetime. Kung saan tayo pinaka-radiant, pinaka-blooming, doon, yun ang magiging appearance natin sa the day of the resurrection. Kaya, ngayon pa lang, tulungan na natin ang sarili natin na mas pagandahin pa. Kasi para pag resurrection, talagang lalabas tayo na magandang maganda, gwapong gwapo, radiant, blooming during the resurrection. Kaya importante talaga na binabago din natin ang ating appearance. Tinutulungan natin na magiging kaaya-aya, pleasant ang ating appearance sa ibang mga tao. So, yun ang isa sa mga una nating babaguhin sa ating mga sarili in order to make Easter and the resurrection of our Lord very meaningful to our lives. Siyempre, meron pang iba, Candy, di ba? Ano po, Father? Ang mga dapat din nating baguhin ay yung ating pag-uugali. Ugali? Yung natin, di ba? Maraming mga ugali tayo. Minsan, hindi pleasant, hindi magandang ugali na kailangan din nating baguhin in order to really make our lives better and more pleasant for other people and for God, of course. So, ano ba mga ugali na dapat nating baguhin sa ating mga sarili? Kasungitan. Kasungitan, di ba? May mga taong sobrang masungit, parang laging buringot, no? Parang laging, ano, parang laging may kaaway, no? Yung mga taong kahit tulog, parang galit. Saka yung ano, Father, chismosa. Yeah, oo, yun din. Mga chismis na yan na mapanira sa ibang tao. Yan ang ugali. Father, yung ano, yung, sorry sa mga nanay or sa mga tatay, no, umaga pa lang, talak na lang talak, yung pagising pa lang, yung, ano ka ba yan? Natanghali ka na magising. Yung mga ganon, yung nagger. Oo, yan, oo, nagger. Mga magulang na ganon. Ay, di na alam. Yung mga anak nila, kapag nagaganon sila, hindi man nakikinig, tinatakpan ang unan yung mga tenga nila sa mga ulo nila. No? Wala naman talaga naririnig. So, sayang yung effort nila. So, anong so, nagbagong buhay sila, Father. Hindi na sila maaga magsatatala. Mga after lunch na. Pero mas maganda siguro na ayusin nila yung mga sinasabi nila, di ba? Saka yung tono ng salita sa mga bata. No? Di ba, sasabihin nila, oy, kumusta ka ba? Nakatulog ka ba ng mabuti kagabi? Baka nagpuyat ka na naman sa kagagigames mo. Hindi dapat ganoon, no? Kasi bigyan mo ng panahon ng sleep, ang tulog, kasi kailangan niya ng katawan natin. So, ganun ang mga pananalita, palagay ko mas pakikinggan pa ng mga bata. Tama po. Pag-uugali. Yan, Father. Oo. Maganda yung pag-uugali. Pero yung pag-uugali na yan, Father, kailangan din niya ng ano, ha? Ng willingness na baguhin. Totoo. Oo. You must be willing. You must decide. Kasi ang hirap magbago. Yes, Father. Ang pagbabago. Kaya may mga tao na bumabalik. May mga lapses. Kung anong mga dati nilang ginagawa, gagawin nila uli kahit na gusto nila magbago. So, kasi, Father. So, kailangan may willingness kasi decision yan. Pag may decision, Father, merong commitment. No? Commitment. Tama, Father. You must be committed to that decision. Paninindigan mo yan. Kaya, sabi mo nga, mahirap baguhin. Yes, Father. Natin, no? Kasi, they have become habits. Ang mga habits ay na-acquire natin yan sa paulit-ulit nating paggagawa ng mga bagay. Mga bisyo are bad habits. Vices na tinatawag natin. Kaya kung araw-araw mong ginagawa, naninigarilyo ka, umiinom ka halos araw-araw din, no, nagdodroga ka,
chichismis ka araw-araw, nagtatala ka araw-araw sa mga anak mo, it becomes a habit. At pagka-habit na, parang madali nang gawin. Hindi ka nahihirapang gawin kasi habit na. Vices, ganun din. Kapag nagka-acquire ka na ng vices, parang hindi ka nahihirapang gawin yun kahit alam mong hindi tama, hindi maganda para sa katawan mo, ginagawa mo kasi hindi na mahirap para sa iyo kasi way of life. Way of life mo na, nakapag-practice ka na ng mabuti. Kaya paano mo babaguhin yun? Through another habit. A habit that might be opposite or might na tutulong sa iyo na makalimutan mo yung bad habit na yun. Halimbawa, mag-sports ka, mag-jogging ka, sa halip na manigarilyo, ganun ang gagawin mo. No? You go to the park, you jog. Mas maganda ang feeling mo kaysa sa feeling mo after you have smoked a cigarette kapag ka nag-exercise ka. So, yung feeling na satisfied ka, feeling na fulfilled ka, mas makukuha mo yan through other more useful habits. Kaya paulit-ulit mo rin gagawin yun. Paulit-ulit mo rin gagawin yun para makalimutan mo itong dati mga bad habits na ginagawa mo. So, ganun lang ang pag-break ng habit. Wag mong gagawin and you use alternative habits na mas makakabuti sa iyo, mas makakabuti sa pamilya mo. Yun ang gagawin mo. Father, if I may add, if there are people that causes you to do such bad vices, yung mga bad habits na yan, lumayo muna tayo. Di ba, Father? O, totoo yan. Oo, totoo yan. Di ba nasa Bible naman po yun, if your right hand or left hand causes you to sin, cut it off. Di ba, may ganun po? Oo, ganun din. Kung may mga friends ka and family na nagdadala sa iyo, nagbubuyo sa iyo sa mga bisyo, no, cut yourself from them. You strengthen yourself first. Palakasin mo muna ang sarili mo hanggang kaya mo nang tanggihan ang mga pambubuyo nila sa iyo, ang panunukso nila sa iyo na gumawa uli ng bisyo na dati mga ginagawa. So, how do you strengthen yourself? Unang-una, of course, kailangan natin na nagdadasal tayo sa Panginoon. Kasi we have to admit it. Ang mga habits natin, mga bisyo natin, they are hard to break. Na kung tayo lang, mahihirapan tayo. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Because the Lord is more powerful than all our vices. Amen. We need prayer. At pangalawa, we need the support of people around us. Na kailangan natin may support group. Na sa halip na dadalhin tayo sa bisyo, dadalhin tayo sa mga ibang gawain na makabuluhan. Kasamba kapatid natin, mga kaibigan natin, mga barkada, doon tayo pumunta, magja-jogging, maglalaro, basketball, tennis, o ano pa mang sports na gagawin natin para makalimutan natin yung inom, yung sigarilyo, yung droga, and so on and so forth. So kailangan natin ng support group. Kaya nga may mga tao na yung malalim na ang bisyo, naging halimbawa naging alcoholic na, talagang mahirap yun. It's a very difficult process. Kaya kailangan nila ng support group. Kaya may mga tinatawag silang Alcoholics Anonymous. Yes, Father. Lagi, so that they would be able to help one another so that they can break the habit that is common to them. So Father, it's new look, new, anong tawag ko yung sa look? New character. New look, new character. Meron pa, Father? Yung isa pa sigurong importante din is new consciousness. New values. Kasi parang minsan, yung collective consciousness natin, nagsasabi sa atin, tama ito. Halimbawa, tama itong sa social media tayo lagi, sa gadgets tayo lagi nakaharap, total everybody seems to be doing it, di ba? Kahit nasa jeepney kayo, halos lahat nakaharap sa cellphone, kahit nasa bus o sa ano, lahat nahawak cellphone, ganun. So, ang consciousness natin, ito ang tama.
Ito ang normal. Lahat ng tao gusto pumunta sa syudad, gusto mang kakatabi-tabi ang bahay, kaya nagagawan tayo sa kalsada, nagagawan tayo sa sasakyan, nagagawan tayo sa mga supermarkets, lahat yan. Because we want to be in the city, ang consciousness natin, mas maganda pag nakatira tayo sa syudad na tabi-tabi tayo. Napuputulin natin yung mga puno para patayo ng mga condominium, mga apartments, no? Kaya ang mga ilog natin, tatapon lang natin mga basura natin sa kung saan-saan, dudumihan natin ang dagat, ang daming sasakyan, traffic lagi, parang tingin natin yun ang normal. Na okay lang na magkaganon. So yung consciousness natin, parang nabuo yung ganun na pag-iisip na minsan hindi tama. Kaya dapat nating baguhin yung consciousness na yon at yung value na yon na halimbawa value natin na to be number one, to be the richest, to be the most powerful, to the point na kahit na maapakan natin ang karapatan ng ibang tao, okay lang. Basta we achieve what we want to achieve. Yun ang Father, that's mindset. Mindset yan eh. Yes, totoo. Yeah, that's a mindset. No? Yun ang kailangan din nating baguhin sa ating pananaw, no? Mindset natin, para mas magiging maganda ang buhay natin. Pero alam mo, Candy, palagay ko, hindi natin mababago yan ng tayo lang. Yes. Kasi nga, parang tuloy-tuloy lang yung gano'n na buhay natin. Yes. Parang walang magsisimula na magbabago. Kaya alam mo, itong pandemic na ito, palagay ko, I think you are the one who said it in one of our episodes, will change so many things sa pananaw natin na ang dati nating iniisip na normal ay abnormal pala. At yung mga ginagawa natin ngayon because of the pandemic, na nasa bahay tayo, na walang mga kotse sa daan halos, walang mga kalawagin ng mga jeepney at maiingay ng mga tricycle at motorcycle, na ang mga tao mas nagdarasal, mas taimtim na nagdarasal at mas mahaba ang dasal, na mga tao ay may real concern. Kapag nagtatanong sila, kumusta ka na? Talagang galing sa puso nila yon at gusto nilang malaman kung paano sila makatutulong at talagang tumutulong. So, parang ibinabalik tayo sa tunay na normal. No? Back to God, back to our families and to one another, and back to our love for nature. Kita natin ngayon ang linis-linis ng hangin at ang linis-linis ng kalangitan. Nakikita na natin ang mga bituin. So, parang dinadala tayo doon ng Panginoon. So there must be a hand that is leading us. Parang ngayon, of course, nahihirapan tayo. Nagre-reklamo tayo. Reklamo tayo sa gobyerno. Reklamo tayo sa DOH. Reklamo tayo sa mga protocols at sa mga daming mga restrictions. Mga daming mga checkpoints. Hindi tayo makakapunta kung saan natin gusto. Nahihirapan tayo. Ito rin, siguro, ang ating crucifixion. Ang ating kalbaryo. Di ba si Kristo, nung nasa Kalbaryo siya, nung nakapako siya sa krus, nagre-reklamo din siya? Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? So, parang tayo ngayon, nagre-reklamo tayo. Pero, anong ginawa ng ating Panginoon? In the end, nagtiwala siya sa Ama. Nung sinabi niya, Father, into your hands, I commend my spirit.
talagang buo ang pagtitiwala niya sa kanyang ama. At hindi siya nagkamali. Sapagkat after 3 days nang namatay siya, nabuhay siya magmuli. And ang buhay na nakamit niya ay buhay na walang hanggan. It was eternal life. So all the while na naghihirap siya, na nakapako siya sa krus, na duguan siya, na nauuhaw siya, never for a second na iniwanan siya ng Ama. All the while, God was holding His hand, holding His life, and gently, although painfully, leading Him towards the resurrection. Wow, Father, ang ganda. So I think, so Father, itong mga napulot ko ngayong araw na ito. For new life, ito ang mga components. New look, new look, new character, new yes. character, and new views. New views. Yes. Or perception. Yes. New views or new values. New values. New values. True. Actually, yung new values, Father, parang yung talagang yung true values na ngayon naging crooked na. Kasi ngayon, di ba, Father, yung mga mali parang tama na. Kaya nga, oo. Kaya parang, this pandemic is teaching us, no? To go back to basic. Yes. Di ba, Father? Kasi dati, nalala ko, Father, ang bata, ang mga 2 years old, pinagbabackless na, nakagano'n ng mga damit, di ba? Parang dalaga na, nakatingin nila, ginagawa nilang parang dalaga na yung bata. Tapos ang ikli ng mga suot, diba? Tapos hanggang paglaki, ganun lang sila manamit na kasi yung akala nilang tama. Totoo. Diba, Father? At dahil mga bata pa sila, nagkakanyumonya, inuubos, sinisipon, dahil yan, lagi yan, yung pa. Tapos ang tatanong sila, bakit parati may kagat ng lamok? Eh, kita lahat eh. Kaya kaya nga, yung mga bagay na gano'n, marami tayong iniisip na akala namin, okay na, maganda na, tama na. Yung pala, kung titina mo na mabuti, hindi pala tama. Di ba, Father, mga gano'n, ang daming bagay na actually si Mama nagbanggit nun. So, Father, new look, new character, new values. Actually, yes. New uh-huh. views or perception. Uh-huh. But we cannot do this if we're not willing, and if you do not decide, because your decision needs commitment, and of course, the hand of God, which is prayer. Yes. Tama, Father? Yes, very good. Yes, the totoo yan, Kendi, no? So I think with that, we have completed this episode. Palagay ko may na-share na tayo sa ating mga viewers na makabuluhan. Sana may natutunan sila at napulot na sa gayon, on their own, mababago nila ang kanilang mga personal na buhay at makatutulong sila sa pagbabago sa ating lipunan, sa ating bansa. So I hope that will happen so that itong Easter na ito will become really meaningful for all of us. Kasi nagkaroon tayo ng new life, ng resurrection, katulad na nangyari sa ating Panginoon. Amen. So, with that, we end with a prayer. I will start. Lord, marami pong salamat sa mga insights sa liwanag na pinagkaloob ninyo sa amin upang maintindihan namin ang iyong kalooban sa gitna ng aming mga hirap, sa gitna ng aming mga pagdurusa. Sana ay maramdaman namin ang iyong mga kamay na humahawak sa amin, na nagdadala sa amin sa tamang pamumuhay, sa mas magandang uri ng buhay. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng lakas ng loob, ng tapang, para
makapaggawa ng desisyon ng mga dapat na baguhin sa mga buhay namin, sa aming personal na buhay, sa buhay ng aming bansa. Nang sa gayon ay magkaroon ito ng mga kailangang pagbabago na kailangan na namin gawin bago mahuli ang lahat. Panginoon, biyayaan po kami ninyo ng lakas na ito at tulungan po ninyo kami na tunay na makapagbabago. Nang sa gayon, maramdaman namin sa aming mga buhay ang iyong muling pagkabuhay. Amen. Amen. Paano man, Candy? Lord, please make us the person that you want us to be. Tulungan niyo po kami. At Lord, may I love you more today than yesterday. And may I love you more tomorrow than today. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, Candy. Thank you po, Father. At mga manonood, marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin. Sana kahit kakaunti ay makatutulong kami sa inyong mga buhay. Nang sa gayon, magiging masaya tayong lahat. Good vibes, di ba? So, thank you very much, Candy. Till next meeting, till next episode. Sana you try to take good care of yourself and Quentin, of course, and of course, Tita Dory and the rest of your family. Amen. Salamat po. Okay. Ganun din sa ating mga tagapanood. Take care po. God bless you all. Bye po. Bye-bye. Happy New Year once again. Bye-bye.